Ikatatlo ng Abril, Miyerkules, sa ikaapat na linggo ng Kuwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sumagot si Jesus sa mga Hudyo, "Kumikilos pa rin ang aking Ama, kaya't kumikilos din ako." Kaya't lalo pa rin hinahangad ng mga Hudyo na patayin siya dahil dito, sapagkat hindi lamang niya nilalabag ang araw ng pahinga, kundi sariling Ama pa ang tawag niya sa Diyos at ipinapantay niya ang sarili sa Diyos. Kaya sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, hindi ang anak makagagawa ng anuman mula sa kanyang sarili, maliban sa nakikita niyang ginagawa ng Ama. Anuman ang gawin niya, paganoon din ang paggawa ng anak. Ibinabangon nga ng Ama ang mga patay at nagbibigay buhay siya. Gayon din naman, binubuhay ng anak ang sinumang loobin niya. At hindi nga hinahatulan ng Ama ang sinuman, kundi ibinigay niya ang buong paghatol sa anak upang parangalan ng lahat ang anak, gaya ng pagpaparangal nila sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Amang nagsugo sa kanya. Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo na may buhay na walang hanggan ang nakikinig sa salita ko at naniniwala sa nagsugo sa akin. May buhay ang Ama sa kanyang sarili. Gayun din naman, ibinigay niya sa anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At ibinigay din niya sa kanya ang kapangyarihang maghukom sapagkat anak siya ng tao. Wala akong magagawa sa ganang sarili. Naghuhukom ako ayon sa aking naririnig. At matuwid ang paghuhukom ko sapagkat hindi sariling kalooban ang hinahanap ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, wala akong magagawa sa ganang sarili. Makikita sa mga ebanghelyo ang mga ginawa ni Jesus. Nangaral siya, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng demonyo sa mga inaalihan nito, nagparami ng tinapay upang makakain ang maraming sumusunod at nakikinig sa kanya, nagpamalas ng mga himala at iba pa. Iisa lamang ang layunin ng lahat ng ito, ang tuparin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa kanya. Nagpapahayag ang mga ito na siya at ang Ama ay iisa at nagkakaisa ng layunin, ang kaligtasan ng sanlibutan. Dapat lang na ito rin ang maging panuntunan ng ating buhay. Marami at iba't iba ang ating pinagkakaabalahan. Subalit, huwag nating kalilimutan na matatagpuan lamang natin ang tunay na kahulugan ng lahat ng ginagawa natin kung naaayon ang mga ito sa kalooban ng Diyos at simulain ni Jesus. Matatagumpayan na natin ang mga suliranin at mga balakid sa buhay kung nakakapit tayo sa Diyos at may malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Pagsasagawa, may suliranin ka bang nararanasan ngayon? May mga bumabagabag ba sa iyong budhi? Baka hindi ka nakakapit sa Diyos, kaya nararanasan mo ang mga ito.